Hello, welcome to my YouTube channel. I am Nurse Mama again, introducing to you the comeback. Natawa ako dun daw sa introduction ko, maraming natawa dun sa introducing to you the comeback. Wala lang. Sa totoong buhay po talaga kasi, masyado akong kenko, yung nagkaasawa na nga lang, masyado nagseseryoso ng konti. Okay, by the way. Sa mga nurse dyan sa Pilipinas, meron na ba kayong idea kung magkano ang salary ng bawat bansa na gusto nyong puntahan? For example, sa UAE, sa US, sa UK. Ang UAE po kasi, mas madali po siya na puntahan. Mas madaling magkaroon ng trabaho dito na hindi ganun kahirap. Katulad din po sa Saudi, sa Oman, sa lahat ng mga Middle East country. Hindi po ganun kahirap compare mo sa US at sa UK na kailangan mo uling mag-NCLEX or mag-IELTS. Pero dito rin naman po sa Middle East, sinabi ko nga po dati, kailangan po natin ng license din, ng MOH. Pero hindi naman po ganun kahirap. I don't know ha, kasi hindi ko pa rin naman natatry yung NCLEX po at IELTS. Kaya hindi ko pa rin masure kung ganun nga ba talaga kahirap. Well, nalilihis tayo ng landas. So yun na nga po. How much is the salary of a nurse in UAE? Okay po. Bali po, kung ikaw po ay isang registered nurse sa Pilipinas at registered nurse dito sa UAE, ang magiging sahod nyo po ha, karamihan po ha. Ako po nasa Fujairah. Sabi ko nga po sa inyo, ang UAE po ay merong 7 Emirates. So, bawat license nyo po dun sa Emirates na yon, iba't iba rin po yung sahod na binibigay po nila. Pero ito po yung common na sahod na binibigay po kung ikaw ay isang lisensyadong nurse dito sa UAE. Ang pinaka-minimum po na pasahod nila is 5,000 dirhams, which is 70,000 pesos sa Pilipinas. Wow! Kailangan nyo lang talaga guys ng 2 years experience sa Pilipinas para makakuha ka ng license dito. Tapos ang starting nyo pong sahod is, yun nga po, 70,000. Napakaswerte na nga po nun yung mga bagong nurse dito na nag-a-apply. Kasi yun agad yung una nilang sahod. Kasi ako po, way back 2010, ang starting salary ko po nun is much, ano po, lesser siya nun. Nag-start lang ako nun sa 50,000, I think. Yun. Sorry guys, actually talagang ayoko sanang i-open up to kung magkano ang salary. Syempre, magbubuking tayo ng aking pamilya kung magkano talaga ang sahod ko. Joke lang po. Tapos yun nga po. Yun po ay kung mag-a-apply ka sa private hospital ha. Ulitin ko po, kapag private hospital po yung a-applyan ninyo, ang common po na sahod, ang minimum po na sahod is 5,000 dirhams, which is 70,000 pesos. Depende pa po yun sa palitan. Yun po ay minultiply ko lang sa 1 dirham is equals to 14.20 pesos. Okay po? And then po, kung sa government hospital ka po na hire, ang pinaka minimum nyo pong salary ay mag-i-start sa 70,000. Mag-i-start po ng around 90 to 110,000 pesos. Diba? Ang laki po ng gap, from 70,000. Kung mag-government ka, it's either 90,000 to 110,000. 10,000 ang starting nyo pong salary. Pero ako nga po ay nagtatrabaho sa private hospital, syempre. Tapos po, ang kagandahan po nito, kung ikaw ay sa private hospital na ma-hire, meron kang free accommodation. Pero dahil ako po ay may pamilya na, so nag-live out po ako. Pero yung accommodation allowance po is ibibigay po yun sa inyo. Tapos yung transportation allowance, kinuha ko rin po siya. Ako na lang yun kasi mas nakakamura ako kung kukunin ko yung transportation allowance. Tapos, meron ka rin pong airway ticket. Bali, ang budget kasi nila sa airway ticket. Katulad ko po kasi ako ay naka more than 5 years na dito. So, ang binibigay nila sa akin ticket every year is 2-way ticket na po yun. Which is 50,000 to 60,000 pesos po yung binibigay nila sa akin na ticket.
balikan po yun. Pero kung ikaw po ay wala pa pong 5 years na nagwo-work dun sa company nyo, ang ibibigay po sa inyo, kung gusto nyo pa rin umuwi ng every year, is half lang po nung 50,000. Tapos po, meron po kaming annual vacation, which is 30 days. Inyo-inyo yun, guys. Kaya umuwi ka ng Pilipinas o dito ka lang magstay, babayaran ka po nila sa 30 days nyo pong annual leave. Meron din po kaming insurance. Yun, katulad ko po, sa katulad ko na merong mini-maintenance na, napakalaking help po talaga ng insurance ng binibigay ng company ko sa akin. Ito lang, guys, ito yung advantage ko dito. Hindi gaya kasi sa Pilipinas na once na nasa hospital ka lang or na-admit ka, dun lang gumagana yung insurance mo. For example, may mga maintenance kang medication, hindi dun na ko-cover. Unlike po dito sa UAE, na once na may insurance ka, yung maintenance ko po sa buwan-buwan is nako-cover po talaga ng insurance po. Kami po ay may tax-free salary po dito. Dito kasi, in-implement na sa UAE po last year yung 5% tax sa lahat ng mga bilihin. For example, pag nag-grocery ka, automatic po yung dinideduct nila yung 5% na tax. Pero ang pinakamaganda lang po, parang meron lang silang pinili eh. Hindi ko sure ha, na yung mga kanya-kanyang speciality. Yun. Basta sa nursing po, under ng medical, tax-free salary po kami. Tapos po, meron kang 2 years contract. 2 years contract. Tapos nasa sa inyo na rin yun. Kung i-renew mo siya o hindi. Tapos guys, meron din po kami nakukuhang gratuity. For example, natapos ko yung 2 years na kontra ko. Ngayon, kung nag-resign ako at tinapos ko yung kontrata ko, may ibibigay po sila sa aking gratuity. Babayaran pa rin po nila ako. Yun, na hindi ko lang alam kung paano ang computation. Basta kinocompute nila yun sa basic allowance mo. Pero dahil nga syempre ako, kapag ikaw ay more than 5 years na nagtatrabaho sa company, ang ibibigay nilang gratuity sa iyo is automatic kung magkano yung sahod mo sa isang buwan, dun mo na i-compute yun na per year. Yun po yung makukuha niyong gratuity. Oh, so guys, diba, sinasabi ko nga sa inyo na kung ako ang papipiliin na magtrabaho pa rin talaga, mas pipiliin ko pa rin talaga magtrabaho dito kasi nga po, mas marami pong benefits. Pero guys, may nakalimutan pala ako. Dun sa sinasabi ko po sa inyo na minimum salary ng na 70,000, yun po ay nurse sa hospital. Okay po? Kung gusto mo po na, halimbawa, nandito ka, nakapunta ka sa UAE, tapos wala ka pang license, merong mga clinic, may mga school na nag-hire pa rin po ng nurse sa Pilipinas. Tapos kung may 2 years ka pa rin sa Pilipinas, hihintayin ka nila, kumbaga i-hire ka nila, kukunin ka muna nila. Tapos on the process na yung pag-aano mo ng lisensya. Kasi po guys, kapag walang license ka, ang magiging sahod nyo lang po is nagre-range lang siya sa 2,500 dirhams hanggang 3,500 dirhams. So, equivalent siya, 14.2 is, magre-range lang siya sa 49,700. Yun, mga 40 to 50,000 pesos yung magiging sahod mo kung wala kang license dito. Pero guys, kapag ganun, 40,000 yun eh. 35 to 40,000. Parang, kung single ka, siguro, pwede yun sa'yo. Pero kung pamilyado kang tao, kasi syempre, magiging topic din po natin kung magkano yung cost of living dito sa UAE. Kaya ako guys, hinihikayat ko kayo na kung pupunta po kayo talaga dito, kailangan may license kayo. Para hindi ka rin kayo lugi, di ba? Kumbaga, iniwan nyo na nga yung buhay nyo sa Pilipinas. So, iwanan mo yung sarap ng buhay mo doon. Pagpunta mo dito, syempre, iba na yun, iba na. Kailangan mo nang magseryoso, di ba? Kaya ka nga nagpunta dito. It's para kumita, di ba, ng pera. Yun, mas maganda talaga yung may 2 years experience ka para i-grab mo yung sahod na may lisensya. Kasing ibang-iba talaga. Kasi kung wala kang license, mauutak din ang mga tao dito, guys.
Kaya, go, 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 go. Tapos yung pala, guys, merong ibang company kasi na every renewal mo, nag-i-increase sila ng sahod. Tapos meron din na every month may mga incentive kang nakukuha. Depende na lang sa company na mapapasukan mo. Kaya maganda rin, guys, kung ikaw ay mag-a-apply. Yung bang alamin mo muna, magtanong-tanong. Kasi dito po sa UIE, may mga group din po ng yung mga Filipino. Magtatanong-tanong, oh, magkano ba, maganda ba tong company na to? Yun. Pero kung ikaw naman po ay mag-a-apply sa Pilipinas, lagi po kayong mag-check ng yung mga agency, doon kayo mag-apply sa mga agency ng under ng POEA para talaga yung mga benefits na makukuha nyo, hindi kayo lucky. So, yun lang po guys. Yun lang ang aking masasabi ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito ang inyong Nurse Mama. Don't forget to like, share, and subscribe! Bye! Pero, wait, 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 wait! May bata! Pero ngayon, napakabait po niya. Hindi niya ako ginugol.